Good news nga muna tayo mga idol dito kay James Wiseman dahil ang Summer League coach nga ng Golden State Warriors ay nagbigay nga ng update sa kanya. Sinabi niya ay naglaro nga daw itong si Wiseman ng 5-on-5 which is good nga daw para sa kanya. Scrimmage daw ang kanyang ginawa kasama ang team sa Summer League pati na rin ang mga coaches nila. Magandang araw yung naging progreso ni James Wiseman ngayong araw mga idol dahil smooth ang naging practice niya at he look good nga daw. Ibig sabihin parang wala nang bakas ng kung ano pa mang injury ang kanyang hinihinda. First time nga lang daw niya na makapaglaro ng 5-on-5 mga idol sa matagal na panahon. At ngayon nga daw ay baka makalaro siya sa Vegas Summer League ng Warriors kapag okay nga daw siya physically at ready nang bumalik. Yan nga mga idol ang napakagandang update kay Wiseman. Mukha ngang onti-onti na siya talagang nagpo-progreso ng maganda. Nag-aanda na rin para nga sa pagbalik niya next season para sa Warriors at umpisa niya sa Summer League mga idol. At kung maging smooth sailing nga mga idol at walang setback ang kanyang pagre-return, ay finally ay makikita na nga natin kung ano ba ang tunay na potential nito ni James Wiseman at kung ano ang magandang maidudulot niya dito nga sa team ng Golden State Warriors. Kaya sigurado na hindi lamang si Wiseman ang excited sa pagbabalik niya, pati na nga rin ang buong team ng Golden State Warriors, ang kanilang mga coaches, ang kanilang mga players, sila Curry, Clay, Draymond, na talaga namang makikinabang sa pagbabalik ni James Wiseman. Pero anyways nga mga idol, ano bang expectation nyo dito kay Wiseman sa pagbalik niya sa Golden State Warriors next season? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan nga natin mga idol kung paanong natakot ang Minnesota Timberwolves dito nga kay Kevin Durant at sa pagkuha sa kanya. Nang maibigay nga kasi mga idol ng Brooklyn Nets ang kanilang offer, gusto nila si Anthony Edwards o kaya naman si Karl Anthony Towns kung ibibigay nga si KD sa Minnesota. At dun na nga nang hina ang loob na itong Timberwolves mga idol parang makuha si KD. Ayaw nga kasi nilang ibigay itong si Karl Anthony Towns o kaya naman si Anthony Edwards. Pero mga idol, sa totoo nga lang ay parang malabo na makuha nitong Minnesota Timberwolves si KD. Binigay niya na ang kanyang mga preferred teams, Miami Heat or Phoenix Suns. In short mga idol, mga title contenders ang gustong puntahan nito ni KD. At siguradong kapag binalita nga sa kanya ng Brooklyn, mapupunta ka sa Minnesota Timberwolves, ay baka sabihin ni Durant ay babalik na lang pala ako dito sa Brooklyn Nets dahil lalo ngang lalabo ang tsansa ni Kevin Durant na mag-champion muli na kanyang pangarap kapag sa Minnesota nga siya napunta. At pag-usapan nga natin mga idol ang newly acquired nito ang team ng Los Angeles Lakers na si Lonnie Walker. Nakikita kasi namang ilang Lakers fans ang similarity ng kanyang playstyle dito nga kay J.R. Smith. Specifically mga idol, yung batang J.R. Smith, yung very athletic. Halos parehas nga daw ng galawan mga idol, shifty at very athletic. Kaya makipagsabayan sa area mga idol at finishing lagi over the top of the defenders. Kaso mga idol, ang problema lang ay itong si Lonnie Walker ay hindi nga ganun ka-consistent pagdating sa kanyang shooting. Kilala kasi siya mga idol na dumadrive sa paint. Yun nga ang kanyang strength at hindi nga masyado siyang magaling pagdating sa shooting, sa 3-point shooting. Pero in fairness naman sa kanya mga idol, very solid ang kanyang 3-point percentage. Last season ay 31% nga siya dyan. Kaya nga mga idol, siguradong very excited ito ang team ng Los Angeles Lakers sa kanilang newly acquired, very talented na si Lonnie Walker. Parang nakikita ko dito mga idol yung sitwasyon ng Lakers last free agency nung wakuha nila itong si Malik Monk at kita naman natin ang ganyang ang naging impact sa team. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!